ang sabi ni Lisa kay Glenn Chong, kasi tinanong din siya about this eh. Tama naman siya, lawyer si Lisa, lawyer din itong si Glenn Chong. Sabi niya, you're an officer of the court. So lahat ng lawyers, officer of the court. Diba? So, yun na nga, sabi niya, kasi sabi ni Glenn Chong, diba, yung akusa ni Glenn Chong, nag-text daw yung staff ni Lisa na kung sasama ba siya doon sa meeting ng Smartmatic. Diba? Pero ngayon, naligwak ang Smartmatic. So, nakuryente itong si... nakuryente si Glenn Chong. Diba? Kahit kinatigan ng Supreme Court ang Smartmatic, pero yun na nga. Sabi ng Korte Suprema, latest decision to mga kaluisa, eh, masusunod pa rin yung ano sa COMELEC, yung bagong ano provider. So, hindi na Smartmatic. So, nakuryente si Glenn Chong. Okay? Yun sa mga sinasabi niya. So, sabi ni, ano, sabi ni Lisa na nandoon daw itong si Glenn Chong sa counting. Okay? Nandoon daw sa counting. And then, bakit it took Glenn Chong 1 year, more than a year actually, magsalita na nandaya si Lisa? Eh, lumabas din naman sa bibig ni Glenn Chong na 3 beses daw siyang inoforan. Tapos nagalit siya dahil nga pinangako daw ni Lisa sa kanya ang posisyon sa COMELEC. So, ibig sabihin niyon, naging bitter itong si Glenn Chong dahil hindi napagbigyan. It's not the interest of the Filipino people, kaya naging kritiko siya. Hindi napagbigyan. So, kung napagbigyan pala ito, tatahimik na siya. Diba? Kaya sabi ko, kung nabigyan to ng posisyon, baka si Marlica, iba ang ano niya. Diba? Iba ang takbo. Right? So, tapos na si Glenn Chong, may tanong kayo. Sabi ni Milmar, good for you to realize that Marlica is an opportunist. I guess you are really smart to notice it right away. Kaya nga, di ba may reservation siya nung nandun sa California. Alam niya ang kapasidad ko to analyze people. Okay? Nag-analyze nga tayo dito, alam niya. At takot siya na malaman ko talagang katotohanan about her. Okay, yung mga hindi niya minimension. Sabi ni Sila Kunanan, nag-make sense talaga yung assessing a scammer's personality. Medyo matching kay M. Yun nga, start from dun sa ano, pag nung sinabi niya kung ano siya. Sa pagiging nurse ba niya, kaya nakapunta siya sa Amerika? How come yung kanyang LinkedIn, first year lang natapos siya sa nursing? What happened? Diba? What happened?